Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel, StockPlay. At muli po tayo mag-update, ano? And sa mga top trending stocks. And don't forget to subscribe sa ating channel. And paka-press yung notification bell para palagi po tayo ma-update. At manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. And shoutout po sa mga viewers natin, mga likers, mga nagko-comment. And maraming salamat po sa walang sawang ano sa atin, support. Ayan, tas mamaya meron tayong second video ulit, no? Don't miss the second video. Ayan. So ngayon, mag-update muna tayo about sa mga top trending stocks. And right now, medyo bloody, ano? For SPN Easy. Okay, from here, 1.36 yung peak niya, 1.39, and right now nasa support tayo 1.24 1.25. okay, so support to guys, and tingnan natin kung mag-hold dyan, ano? Because kung titingnan natin sa weekly chart, may crossover tayo dito. So actually hindi pa nag-ano to, nagdi-dip, ano? So fresh start pa lang dito. Tingnan natin, ano, kung gaano kalalim. Ayan. So for me, in my opinion, pwedeng ano to, bumalik dito, guys. Nasa 1.14, no? Since wala naman tayo kasing ano dito, throwback na nangyari, no, since nung nag-breakout dito. Ah, 'di ba? Last week nag-breakout. Of course, maghanap ng support yan, panigurado. And yung immediate support, eto nga yun, ano? Sa may green box. Okay? So, sa ngayon, tignan natin kung mag-hold nga dito, guys. Ayan. Pero nag-close naman sa loob ng green box, ano? So, yun nga lang, kung pagbabasihan natin, talagang pwedeng, ano eh, malaglag dito sa may next support, malapit sa may 200 day moving average. So just in case na mag-hold, of course, tayo magkakaroon tayo ng possible bounce dito. So bounce play, if ever man. So siguro hanggang dito sa 1.3. Then tingnan natin kung ano mangyayari sa susunod, ano. So after the bounce, just in case na ano nga, mag-hold siya dyan, no? So yung next natin is Converge. Converge. So, kay Converge, nag-rally, guys. Nag-rally. No? Ayan. And, of course, kitang-kita naman natin yung next resistance dito, no? So, pwede itong mispike 16, ano? 16.9, or sabihin natin 17 yung pinakataas ng green box. So, 17. So, it means yung mid niya nasa 16.7, ano? Mga ganun. Solid, kumbaga solid din yung kanyang run. Yun nga lang, extension na to, because kung titingnan natin sa weekly, overbought na. Diba? 82. So, yung last ano na to, last rally, yung value ng RSI umabot ng 95. Ayan. Kaya tignan natin kung hanggang saan to. Ayan. So, for me, hanggang dito pwede. Ayan, sa may 17. Below 17, guys, kasi yun na yung next resistance natin, eh. So, then dito nag-create ano siya, a possible divergence to. Okay, possible creation of lower high. And sabay price natin, of course, creation of higher high. Ayan. So it means pwedeng bearish divergence ang mangyari po, ano, kay Converge. Ayan. Next,
JGS. So yung iba mga ano lang, mga bagong trending lang to. Ayan, pero ang normal na nagte-trending SPNEC, ayan. ASEN JGS, okay, trending siya ngayon. Bounce play lang to. Okay, crossover dito, no. Okay, sa may oversold area. And tingnan natin kung ano yung next movement for JGS. Kasi kung titingnan natin, hindi naman bullish yung ganitong setup eh. So, retest lang yan. At kung hindi makakapanik sa may resistance, possible is mag-rate pa ulit to ng lower low, no? Ayan, no? Oh, ayan, no? Lower highs, ayan, pabagsak na pabagsak yung price, and lower lows. So, it means still bearish, even doon na nag-rally siya ngayon, ano? Nag-rally, guys. Okay, sa daily. So, actually, medyo malayo pa sa 200. So, at least that may hit yung 33.45. Okay, para mag-retest dun sa may 200. And so far, yung closing nasa 25.1 lang. Which is obvious. Medyo malayo talaga actually. No? Ayan. So, tingnan natin kung makakapanik ba or babalik dito ulit sa may support. Of course, malapit yan sa 23.15. Ano? 0.17 pa nga yung or 0.08. Ayan, basta ano naman kasi malapit naman sa may support, no? Okay, walang problem dun. Next, CEB. So I don't know kung bakit nagtrending to, baka may disclosure, that's why nagrally yung chart. Okay, pero for me, this is just a retest, guys. So retest lang to sa may resist, sa may support before, no? And now acting as a resistance, ano? So kung pagbabasihan natin to, still bearish for me, because ayan, no breakout, no? Since 2020, series of lower highs, ayan, no? Lower highs yan, guys. And dito tingnan natin kung makakapanik. So maybe hanggang dito sa may 34.5, okay, para mag-retest. So as long as na wala tayong ano dito, breakout, of course magiging bearish tayo. Or just in case lang, just in case ang nakikita po natin dito na pattern, if ever man na siya ay mag-breakout, so maybe ganito yung mangyari, much better, ano? Okay, so mag-retest dito, ayan, sa may 35 or sa may 34 na to, then throwback, then push ulit. Okay, kasi so ito yung possible na ano, no, kumbaga maging pattern natin for a reversal, no? Since ano yan, 2020, ayan, December 2 eh. So nagrally tas umenter dito sa may channel, no? Ayan. So let's see, guys, for this one, since nasa resistance, kaya mas mataas yung chance na ma-reject yan, ano, pagka ganyang setup. Ayan, then sa daily, over na siya, overbought. Okay, pero ano naman, guys, nag-close naman sa taas ng 200. Pero ang pangit lang dito, nasa resistance. Nag-close nga, pero nasa resistance, ano. Ayan. So bukas tignan natin kung magkakaroon pa ng ano to, extension, ano, to retest the eto trend line. So at least dito, guys, eh. So may 34.25 na to, ano. Save.
Ayan. Then, Arit. So, trending ulit yung Arit, guys. Ano nangyari? Uy. Nag-bounce. Uy. Solid. So, right now, we have here a solid bounce for Arit. A-R-E-I-T. Okay, magandang comeback to, no, for this one. Very solid yung kanyang structure. At kasi bumalik, no? So, it means... So, ito ang possible talaga niyang accumulation pace. And ito pa lang start, guys, nung possible sinasabi nating ano, discovery pace. So, actually, ito pwede natin consider na ano to eh, na throwback, no? Yes, and after this, of course, explosive moves, ano? Let's see, guys, kasi I think nag-i-start pa lang to. Ayan. So, sana lang masustain dito sa may taas nung support. Ayan, sa may 36 above, ano? Ayan. And right now, nag-close naman sa 37.35. Super solid. Nice, nice. Okay. So, alos galing sa baba. Tapos, okay, crossover dito sa baba rin. Ayan, okay. So, oversold. Kaya, medyo may potential to, no? Okay. So, sa ngayon, since malapit sa may resistance, so, tingnan natin kung magkakaroon ng pullback, no? 37.9 yung ano natin dito, resistance. 37.85. Basta malapit dito. Diyan, sa may green box na yan. Then, yung last is ASEN. Check natin yung ASEN, guys. So, ito naman medyo boring, ano? Okay, kung titingnan natin, medyo boring. Malapit lang sa may resistance. Somewhere here sa may 5.48, 5.5. Kung magra-round off tayo, yung immediate support sa 5.25 at least. Okay, so it means pwede pa itong mag-dip dito, no? Or dito, guys. Sa may 5. Ayan, pero since ito kasi yung mas malapit, kaya dito muna tayo mag-focus sa may 5.25 na to, no? Ayan, then sa daily chart, check natin. So, ayan yung kanyang itsura. So, of course, ang ano natin dito, mapapansin natin lower highs, no? High, lower, high, lower, high. Okay, pa downtrend siya, no? Pero dito naman sa baba, flat. So, it means parang ganito itsura niya. Ayan. Okay. So, let's see. For this one, since medyo hirap ngang makapanik dito, no, sa may resistance natin, so possible bumalik tayo dito sa 5.25 support. Ayan. So I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.